Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay dalawang oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play, kasama niyo ako, Nolly Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News FM. Broadcasting live from TV5 Media Center, 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, Radyo 5, 92.3, News FM. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan, may tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Power and Play! Narito na ako, Nolly Iyala, kilalanin ang mga nasa likod ng bawat laro, sa buhay man o sa playing court. Game na tayo! Power and Play sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa kapwa ko Pilipino, ipagmalaki ang galing na meron tayo. Ilantad ang likas nating talento at magdala ng saya sa mundo. Sa harap ng pagsubok ay di susuko, para sa pangarap tayo'y pusigido. Magpakita ang gilas na pagpapatalo, ipagdiwang natin ang Pilipino. Yan ang Pinoy! Mula noon at hanggang ngayon, talento natin ang bida. Mula sa simpleng bakuran hanggang entablado natin ipakita. May pagsubok man ng Pinoy, pinalalakas ng saya. San man tayo, sa pulo, tsumbe, sibay, lakay, amiga. Sama-sama pakita ang galing natin katropa. Sa kapwa ko Pilipino, meron hong kasabihan na out of sight, out of mind. Well, siguro sa ibang bagay, pero pagdating ko sa palakasan sa sports, hindi yata ho totoo ito. Sapagat kapag ikaw ay isang bayaning atleta, hindi ka malilimutan. At yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga sa inyong paboritong kasama tuwing Sabado, Eddie Pano. Bango na! Power and Play na! Power and Play with Com Nolly Iyala. Magandang umaga, mga kapatid. Nagbabalik po ang Power and Play. Ano bang petsa ngayon? Aba, 15 pala ng Oktubre. Good morning sa ating po mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa Radyo 5, 92.3 News FM, sa 1PH on Signal TV, of course, sa aming pong Facebook Live, sa 1PH, sa Radyo 5, and of course, sa Power and Play Facebook page. Ito po ang Power and Play, hatid sa inyo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum, Cherry Tigo, it's fun to drive, Chooks to go, ang nag-iisang manok ng bayan, at ng True Religion where passion meets power. Good morning! We are powered by Smart. Kinakamusta po natin lahat ng ating mga suki. Abay, 15 na ha? Kayo ba'y sumweldo na? Hindi ata, no? Pagka ganitong Sabado pumatak, eh sa Lunes pa ba? O in advance na? Pero kahit na po, kailan kayo sisweldo, medyo ating pong tipid-tipirin dahil malapit na ang Pasko. Natalam naman natin pagdating ng mga kabuwanan ng Pasko, talaga namang napakaraming gastusin. Na? Ganyan talaga ang buhay. Meron hong panahon na talagang kailangan nating maging masinop. Meron din hong panahon na dapat makakaalala tayo sa ating mga, sa mga mahalagang bagay. Ah. Katulad po ng ating mga minamahal sa buhay na malapit na nating makita muli, lalong-lalo na sa panahon po ng Kapaskuhan. Pinag-uusapan ng mga naaalala. Mamaya po ha, ating alalahanin ang isang napakahalagang manlalaro
sa ating kasaysayan po si Arian Cerdeña, ang ating makakasama mamaya. Isa po siyang Sports Hall of Famer and of course an Olympic gold medalist. Hindi nga lang nailagay sa official record books, pero sa ating puso, siya pa rin po ay isang bayani. Pinag-uusapan ng bayani, ha. Alam niyo po, kahapon, nakapambihira yung araw ko, no? Doon lang kayo makakakita ng araw diyan po sa Philippine Sports Commission na talaga namang saksakan ng kasaysayan at napaka mahalagang personalidad ang ating pong nakasama. Nung umaga po ay tayo'y mapalad na bago umuwi siya o bumalik, hindi umuwi, bumalik sa kanyang pagtitrainingan, si EJ Obiena po ay ating nakasama. Ha? Nung umaga po ay nag-almusal na kami kagad at na kami po ay nagtungo patungo sa Malacañang kung saan amin pong tinagpo ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ika nga po ay nagbigay parangal si EJ Obiena sa ating pong Pangulo. Again, si EJ po ay pauwi na. Umuwi po siya kahapon ng alas 6 ng gabi. At bago po siya magtungo muli sa Italia ay ika nga nakipag-usap po siya sa ating Pangulo. Napakaganda ng usapang yun at sinabitan uli siya ng ating Pangulo ng kanyang medalya na pinanalunan doon po sa World Athletics Championship, yung very historical victory ni EJ Obiena. Noon naman pong yan, makikita natin, no? Kasama po namin si Mr. Terry Capistrano, ang Pangulo ng Patafa, si Ma'am Secretary Naida Angpin ng Philippine Presidential Management Staff, and of course, ang buong pamilya po ng Obiena na tinagpo po ang ating Pangulo sa Malacañang. Pagkatapos po niyan ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makipag-usap sa ating Pangulo at napakasimple po ng mga nasabi niya sa atin, alagaan ang mga atleta. Isang bagay lang po ang kanyang specific instruction, ha? Yung pong sports nutrition. Sabi niya dapat ayusin ang nutrition ng ating mga atleta. And I think that is a policy direction na tamang-tama naman po sa mga plano ng PSC. So atin pong tututukan yan, ha? Pagbalik ko po sa opisina, alam niyo naman kung sino ating nakausap. Nako! Is ang ating pong Olympic gold medalist na si Hidelyn Diaz. Eh talagang nakakatuwa sapagkat bumisita siya. Ang tagal po naming nag-usap tungkol sa kanyang mga ginagawa ngayon, yung kanyang pong napakagandang camp or clinic doon po sa Hala-Hala. Yun po yung malapit sa Rizal at Laguna boundaries. Kung saan nagtuturo po siya ng mga 20 mga kabataan sa weightlifting. Pati po yung pamangkin niya, pinakita sa amin ni Gretchen Ho, yung amin pong kasama dito sa TV5. Yung pong pagbuhat ng kanyang pamangkin na 7 years old, ha? 7 years old, ang ganda na ng forma ng pagbuhat ng pamangkin ni Hidelyn. And of course, nag-usap po kami sa kanyang mga plano, ang kanyang pong pagtungo sa World Championships sa Colombia. And of course, ang amin pong patuloy na suporta para kay Hidelyn Diaz. So, again, it was a great time for me to see our two world-class athletes na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. And of course, magpatuloy po nating susuportahan sa larangan ng palakasan. Ha? Napakarami po nating pag-uusapan ngayong araw po ito. Mamaya, makakausap din natin po, ha? Isa pang nasa labas ng bansa at malapit nang sumabak sa aksyon, si Richie Rivero, ang paborito niyo pong kampyon sa UAP ng UP at ng De La Salle. Eh ngayon po siya naroon na po siya sa Taiwan para maglaro sa P-League Plus sa dyan po sa Taiwan. Naglalaro siya sa Tao Yuan Pilots at ating pong nakapanayam si Richie Rivero. Mamaya din po ating pag-uusapan din ang larong petank. Meron kang iba yun. Sa French meron silang ibang ano pagbigkas no? Petank, parang ganun. Pero petank, ha? Yung po ito po yung may bola na didikit nyo. Alam nyo pa, tayo nung araw, mahilig tayo sa hole-in. Maliliit lang nga yung ating nilalaro. Ito pong petank ay ibang klaseng laro na ngayon ay ika nga sumisikat na rin po. Mamaya makakausap natin ang mga opisyal ng national team ng petank. And of course, ang ating pong iba't ibang mga balita
dito po sa inyong paboritong kasama tuwing Sabado ng umaga. So simulan na natin ang ating paghimay ng mga issues at storya sa mundo ng palakasan sa pamamagitan ng ating Sports Weekly Highlights. Power and Play with Com Noli Iyala. Good news po tayo agad mula sa sport na boxing. Wagi sa kanyang ikatlong professional bout si Olympic bronze medalist Yumir Marcial. Tinalo ni Marcial ang Amerikanong si Steven Pichardo sa kanilang middleweight bout sa California. Nakuha ni Marcial ang panalo sa likod ng 60-54 scorecard. Congratulations Yumir, at sana'y magtuloy-tuloy na hanggang Paris itong iyong magandang paghahanda. Sa boxing pa rin, wagi naman sa kanyang unang amateur bout ang pangalawang anak ni living legend Manny Pacquiao. Panalo si Michael Pacquiao kontra Nathaniel Ruiz sa kanilang salpukan sa Paranaque. Unanimous ang panalo ng batang Pacquiao. Si Michael ang ikalawang anak ni Pacman na sumabak din sa boxing. Aba, sinundan ang kanilang ama ha. Nauna nang pumasok sa nasabing sport ang panganay na si Jimwell. Congrats Michael! Lipat tayo sa tennis! Umakyat sa bagong career high sa tennis women's world ranking si Alex Ayala, number 252 na sa Women's Tennis Association ranking ang Pinay Pride. Mas mataas yan ng 29 na spots mula sa kanyang 281 ranking dati. Sinundan ng bagong ranking ang quarterfinal finish ni Ayala sa Elite WAT Rancho Santa Fe sa California. Ito po ang pinakamataas na nakuha ng isang babae. Si Alex din ang pinakamataas na ranked Southeast Asian tennis player. Laban lamang, Alex. Laban lang laban. Dito naman tayo sa UAAP. Nako, week of upsets. Ika nga, twin upsets ang gumulat sa mga collegiate basketball noong Miyerkules. Binasag na ng NU Bulldogs ang unblemished record ng defending champions UP Fighting Maroons sa score na 80-75. Dahil dyan, magkakaroon po ng traditional Final Four sa men's basketball. Sa ibang laro, ginulat din ng UE Red Warriors ang DLSU Green Archers. Kumamada ng 81-74 upset ang Warriors kontra sa Taft Cagers para sa ikalawa nilang panalo ngayong season. And of course, samantala naman, yung NU Women's patuloy na namamayagpag with their unbeaten streak na umaabot na po ng 100 laro. Upset naman sa PBA. Inapula ng Phoenix Fuel Masters ang Barangay Ginebra kagabi, na marami na naman nalungkot dito. Binuhat ni JV Mokon ang Phoenix para sa 101-93 victory. May 20 points at 5 rebounds si Mokon sa nasinabayan ng 17 points ni rookie Tyler Tio. 2-3 na ang win-loss record ng Phoenix habang nalaglag sa 2-2 ang Ginebra. At yan po ang ating buod na mga balita sa Sports Weekly Highlights. Nako eh, ang dami-dami pong nangyayari ngayon ha. Nandyan po yung pagsisimula ng PVL. Abay, may magsisimula na naman pambalang bagong volleyball league ha. Yung namang V-League Collegiate Championship ha. Iba pa po ito dun sa Shaky Super League. Eh, sabay-sabay lahat itong mga ligang ito eh. And of course, sa ibang bansa, nagsimula na po yung NBA preseason at napakarami ng napakagandang mga performances dyan. Ha? Nakita natin yung mga batang player, si Javen ID ng Detroit, yung pong si, of course, si Sadiq Bey at si Cade Cunningham. Nakita rin natin si Devin Vassell ng San Antonio na umaangat na ngayon. Ang ganda ng pagsisimula, of course, ng Philadelphia ko. Wala pang talo. At si Zion Williamson ay nagbabalik na po para sa New Orleans Pelicans. Kasama na rin po ng patuloy na paghahanap natin ng laro mula sa LA Lakers. Pero ang isa pong nangyari dun sa NBA preseason, kaya ako po nabanggit yan, ay ito pong pangyayari sa isang practice session ng defending champions Golden State Warriors. Kung saan nung isa pong practice nila, ito pong si Draymond Green. Alam naman natin napakahalaga na manlalaro ito para sa Golden State Warriors. Siya po yung tinatawag na Big Three ng Golden State.
ewan ko kung ano pong nangyari sa kanya at tinopak at siguro napikon, sinapak niya po yung kanyang kakampi na si Jordan Poole. Malaking balita po to. Hindi po dahil dun sa away, dahil alam niyo naman ho eh, madalas nangyayari yan sa mga magkakampi. Malaki pong balita ito dahil na-leak yung pong video na yon. At dahil po dun sa pagkaka-leak na yon, eh nakita na meron pong problema yung mga defending champions. Kaya po ang ating pupulsuhan ngayong araw po ito sa ating Pulso ng Bayan. Hatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Ito po ang ating pupulsuhan. Ha? May epekto ba ang away ng magkakampi na sina Draymond Green at Jordan Poole sa NBA title defense ng Golden State Warriors? Alam naman natin yung mga ganyang klaseng away, maaaring mapigil na o maaaring itanim. Kaya po napaka-importante na ito ay kaagad magawa ng solusyon ng Golden State. So again, meron bang epekto yung away na yan ni Draymond at saka ni Jordan para sa defense ng NBA championship ng Warriors? Kung gusto niyo pong makipagtalakayan at magbigay ng inyong kuro-kuro, mag-text lamang po sa aming hotline 0908-208-0629 o di kaya ay mag-comment sa aming Facebook page ng Power and Play, sa akin pong Twitter account. Wala akong Facebook, ha, kaya wag po kayo maniniwala, meron akong Facebook. At sa Facebook po ng 1PH at ng Radyo 5. Ha? Mamaya po babasahin natin yan. Again, ito po ay hatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Alright, pinag-uusapan ng ating mga sponsors. Patuloy po na namimigay ang Joyride Super App ng top up na 1,000 pesos e-wallet credits. Napakadali pong sumali dito sa ating programa. Mag-download lamang ng latest version ng Joyride Super App. Kuhanan nyo po ng screenshot yung app's home screen at kailangan kasama yung pangalan ninyo doon, ha? At ipadala sa Power and Play Facebook page via PM. Pakilagay po ang inyong pangalan at ang registered mobile number ng Joyride account. At kamamaya po kami pipili ng 5 mananalo ng 1,000 pesos e-wallet credits mula sa Joyride Super App, ang inyo pong bagong kasundo. Alright, well, eto na, simulan na natin ang ating pong talakayan sa ating mga bisita, syempre, sa pamamagitan ng Fastig. Power and Play with Com Noli Iyala. Ang Fastig ay hatid sa inyo ng Cherry Tigo, It's Fun to Drive. At balik Fastakers ang ating mga kasama ngayong araw na ito, mga batikang journalists at ating mga kaibigan. Walang iba kundi si Abak Cordero ng Philippine Star at si Sid Ventura ng ESPN Philippines. Good morning, Abak and Sid. Good morning, Chairman. Good morning sa viewers ng Power and Play. Thank you. Sid, magandang umaga. Narinig ba tayo ni Sid? Hi. Yeah. Good morning. Good morning, Com. Thank you. Thank you for waking up. And alam ko kayo, nahihirap talaga. Pero maraming salamat sa pagbangon ngayong umagang ito. Bago tayo magpunta sa ating mga issues, alam mo, kagabi, napanood ko yung isang laro. Yung Ginebra at Phoenix, Abak. Pampihira yung Tyler Teo. Aba, 17 puntos, 7 assists, at siyang talagang humatak sa pagkapanalong yun. I mean, ito ba legit? Ba't ba si Tyler? Kasi alam naman natin nung college yan, of course, he was a great shooter, one of the best in the UAP. But hindi siya yung main man nung panahon na yun. Nung high school siya yung main man. No? But all of a sudden, now, ibang-iba ang laro. You think that runaway na winner na ba to sa Rookie of the Year, itong si Tyler Teo, Abak? We may be looking at the Rookie of the Year, no? Kasi it's not just one game na nag-shine siya, no? Medyo consistent ang pinapakita ni Tyler, no? I think it's the level of confidence, no? And the trust, of course, na being given to him. Parang bihira sa rookie yung binibigyan ng license to shoot,
And with this, he is paying his team back, ano, by delivering the goods. Malaking bagay din, of course, yung nawala si Matthew Wright sa Phoenix. Mm-hmm. Kaya all of a sudden, talagang na-thrust siya sa limelight. Sid, this weekend, of course, we saw some upsets in the UAP. I want to ask you about that. This weekend naman, bukas ang laban ng rematch ng Ateneo at ng UP. Naku, first time magkikita itong dalawa. Nag-iwasan sila during the preseason Talagang hindi sila nagpapakita sa isa't isa Ano ang tingin mo after all of the losses? Natalo Ateneo sa Lasal, natalo ang UP sa NU. Ano sa tingin mo ang maaari mangyari and who do you think is going to come out on top bukas? Well, baka ominous tong suot kong shirt, ano? Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam natatanungin nyo Pero alam nyo naman, alam naman lahat, taga-UP ako. Pero judging from the way they played the past, ano, their first four games, mas parang tingin ko, mas liyamado ng konting Ateneo bukas. Mas ano I think UP is really missing JD Gagulangan right now. Siya yung stabilizer nila last year Pag nagkakalat sila, papasok na lang siya, everything will be back in order. They're really missing his presence. Pero, you know, bilog ang bola, hindi natin alam. I think it's going to be an exciting match tomorrow. Definitely. Alam naman, pag naglalaban yung dalawang yan, mga tiga Katipunan, the battle of Katipunan, ika nga, talagang napalaki ang pride. Abak, quickly lang, you agree? Sa tingin mo ba, Ateneo? Kasi mukhang si Sid nagpapadihado sa UP UP sa akin. Pero watching LaSalle play, medyo... Nakakatakot, no? Nakikita ko rin ng... Para easily Final Four team and then dating sa Final Four, anything lakas. Can happen. Lakas din. Sa, alam mo kahapon... Natalo sila sa UE. Oo, natalo nga lang. Yan ang problema, nagre-relax. Alam mo, kahapon kasama ko si Terry Capistrano, sabi ko nga sa kanya, Terry, yung team natin, nag-relax, sabi ko gano'n, yan ang problema. You really have to beat the teams that you can beat it, di ba? Yes. Pagka gano'n, sayang yung mga panalo, yung talong gano'n, no? Para sa kupunan ng Lasal. But it should be a very interesting game, weekend, of course, and the entire UAAP schedule. Alright, ito na, BNJ. Tuloy na tayo sa ating mga fast take issues of the morning. Alam nyo lang, drill dito, walang tama, walang mali. Ang opinion nyo ang mahalaga. And of course, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Alright, ang ating unang issue. Napakaganda ng ipinapakita ng Magnolia Pambansang Manok Hot Shots. Talaga namang walang spot yung kanilang, or spotless yung kanilang record, 4-0. And it seems like itong si Rakočević ay perfect fit para sa Magnolia. Ang tanong, aling team sa tingin nyo o meron bang team ang kayang pigilan ang unbeaten run ng Magnolia? I'll begin with you, Abak. 1 minute, go! Chairman, ang galing kasi ni Nick Rakočević. No? And it's basically the main reason why the Hot Shots remain as the only unbeaten team in the Commissioner's Cup. Ano? Kaya naman si Coach Chito, sitting pretty. You know? It's not because he underwent surgery on a torn Achilles. Ano? Also, I'm not saying Magnolia is a one-man team because andyan din naman sila Gio, sila Paul, si Mark, si Calvin. Anybody can play well at any game. But when you find an outstanding import, it rubs off on your locals. Ginaganahan ang locals. Ano? So for with the 4-0 record, I'm not really surprised. Nag 6-0 din sila sa Governor's Cup, but they lost to Meralco in the semis, ano. So sino ba mga tinalo nila? Terra Firma, Converge, TNT, NLEX. 7 more games. Oo. Northport bukas, then Hinebra, October 23. Oh, grabe 'yun. Grabe 'yun. Kaya ako sa tingin ko, Coach Tim Cone has an eye on Magnolia. 'Yun. So Hinebra ang tatalo. Otherwise, baka mag 12-0. Nako po! Ang ganda nito. Yung Manila Clasico coming up and with an unbeaten record, that should be something. Sid, same issue. Aling team sa tingin mo ang kayang pigilan o pigilan ng unbeaten run ng Hot Shots? 1 minute, Sid. Go! Well, alam mo, Kom, ito pang nakakatakot. Ano? Hindi pa kompleto itong Magnolia. Wow! Wala pa si Ian Sanggalang at si Rome De La Rosa.
They're both still on the injured list. Kung bumalik pa yung mga yon, Diyos ko, hindi ko na alam. Grabe na ang front line ng Magnolia. Sipin mo magsabay si Sangga lang sa kasi Rakosevic, no, sa ilalim. Sa kasi Abueva pa. Medyo mahirap na yon. Mahirap pa kalabanin yon. Maganda rin yung pinapakita ni Rakosevic right now. He's the early leader, I think, sa Best Import Award. Very consistent siya. 29 and 21 yata ang in-average. Grabe. ano eh, halimaw talaga siya eh. Oo. Pero agree ako kay, ano, kay pare Abak. Baka sa Manila Classico makita natin na baka ano, makatikim na ng talo ang ano, Magnolia Hotshots. But also, I'm not discounting the fact ni Northport, medyo up and down ng laro. They can also spring a surprise when they meet next week. Oh, well, alam naman natin na ang Barangay Ginebra, si Tim Cohn, laging gusto niya meron siyang fino-focus eh. That's the way he coaches, always you know, focusing on a particular goal. Pero ako ha, with the way ang naglalaro ang Magnolia, I won't be surprised if they can go all the way, and it mukha talagang kumpletong-kumpleto. And you're right, no, Sid, meron pa mga kulang dyan. And of course, the locals are energized because of the energy ni Nick Rakosevic. So I'm sure nagtuwan-tuwa ang 8th floor ng San Miguel Building sapagkat napakasaya, napakaganda ng nilalaro ng Magnolia sa kasalukuyan. All right, let's go to our second issue of the morning. Naku, eh, kanina nabanggit ko yung magsisimula yata bukas yung V-League Collegiate Volleyball Championship. So far sa volleyball, meron na tayong Shakey's Super League. Collegiate yan. Meron tayong PVL, yung kasisimulan lang Premier Volleyball League. Sa Collegiate Basketball, UAAP, NCAA. Sa Pro Basketball, PBA, MPBL. Meron pang PFL. Sang damakmak ng liga ang naglalaro at the same time, nagsimula almost the same time ngayong buwan ng Oktubre. Ang tanong dito sa ating second issue, tama ba yan? Dapat ba o dapat bang spread out ang schedule ng iba't ibang mga liga sa buong taon imbis na pagsabay-sabayin ito? I'll begin with you, Sid. 1 minute. Go! Well, ideally, maganda talaga spread out, ano, para hindi rin malito ang fans and all leagues can get the proper exposure they need. At I'm sure yung mga taga-media mas gusto rin nila na spread out yung kasi pag sabay-sabay yan sa isang araw, hirap ang mga editor na mag-assign ng ano, mga reporter na magko-cover kasi ano eh, sabay-sabay nga, iba-ibang venue pa. Pero I don't think it's up to the leagues din eh kasi nag-uusap bang NCAA sa UAAP about their schedule? Hindi rin naman, di ba? I mean, they plot their own schedules eh. Wala naman governing body dyan na nagsasabi na NCAA sa July kayo at UAAP sa September na lang kayo. Kanya-kanya na rin diskarte yan. Pero I think yung nangyari ngayon is due na rin to the pandemic na matagal bago naka-jumpstart yung mga, naka-restart yung ibang mga liga. I think when things get back to normal more next year, we'll see ano, more spreading out of the schedules of the different leagues. Tama yun, more adjustment. And that's a good point, Sid, na yung sinasabi mong wala naman regulator eh, no? Wala nagsasabi. But you know, when you look at you know other countries, yun, makikita mo na talagang merong seasonal. Kasi nga, 4 seasons sila eh, no? They cannot play certain sports during the winter season. Abak, same issue. Dapat bang spread out ang schedule ng iba't ibang mga liga sa buong taon rather than pinagsasabay-sabay? 1 minute, Abak. Go! Well, kaliwat kanan nga ang events, ano? Parang parang samgyupsal eh. Eat all you can, eh, chairman eh, no? Of course, you have the PBA. May PBA 3-on-3 katabi yan. Meron pa, oo nga. Sabay ang UAAP, NCAA, may PBL, may Super League, may Spikers Turf, kami nga pitong V-League. Maganda din, but minsan nga nakakalito which one to choose over the other, no? So the question is, kailangan bang ayusin ang schedule para hindi naman magsabay-sabay? I think the answer is in the question itself, the schedule, ano? Particularly sa school-based leagues. Iisa lang naman ang school calendar natin eh. So you can't have one league holding their games during summer, no? Mm. Also, we are still in the pandemic. COVID is still around. Kaya when the infection rates are down, the restrictions ease up, lahat ng liga nag-resume. 2 years silang natenga eh. So this year, dalawang UAAP basketball champions tayo, no? Oh. That's the first time in history.
everybody wants to play while they can play. Oh. Yan ang ano. Well, I totally agree. There are extraneous circumstances that have forced the leagues to begin even during their hindi naman regular time na paglalaro, no? But I think dalawang point yung maganda sinabi ninyo eh. Number one is yung communication, no? Talagang I think it's time that many of these leagues sit down and kasi ang problema natin is not only yung airtime, hindi lang yung confusion, pati venues eh. Talagang tuloy ang mga liga kung saan-saan na lang napupunta. And, you know, the athletes deserve the best kind of facilities, no? And of course, the second there is, sayang naman. Kasi alam naman natin na kung pwedeng ang panoorin lahat, papanoorin natin lahat tayo mga sports fans eh. But unfortunately, hindi pwede. At it really deprives the fans of many, many great action happening on the court finally after almost 2 years na nawala ang talagang sangkatutak ng mga laro. So hopefully yung pag-uusap ay mangyari sa mga liga. All right, third and final issue of the morning. Ito naman ay tungkol sa boxing. Si Yumir Marshall nanalo ng kanyang third pro fight. Ba talagang medyo gumaganda na yung kanyang mga laban, although nakikita pa rin nating hirap siya, no? Iba pa rin ang pro sa amateur. So pagkatapos ng panalo niya sa kanyang third pro fight, gentlemen, tama lang ba na magpatuloy si Yumir Marshall sa paglaban sa pros bilang paghahanda sa Olympics? I'll begin with you, Abak. 1 minute. Go! Ako, I think he will be better off focusing on competitions like the SEA Games, the Asian Games, the World Championships and the Olympics, ano. Because if his reason in turning pro is to make more money and provide for his family, there's more to be made winning the gold medal in these international events. Especially in the Olympics, look at Hidilyn Diaz, who made close to 50 million perhaps for winning the gold in Tokyo. May condo, may house and lot, may kotse, lifetime free gasoline, chairman, ano? Saan ang tatalo doon? More importantly, you win medals for the country. So I think Yumir is far better than having 3 fights as a pro, 14 rounds in the last 2 years, ano? May pangarap kasi siya eh. We can blame him if he wants to hit 2 birds with 1 stone. He can win the Olympic gold in Paris and get a crack at the world title. But the rate his pro career is moving, nababagalan ako. Hindi ba? Kung ako si Yumir, I will focus on Paris first. Train full-time with the national team. Win the gold, like win the lotto, then turn pro kung gusto pa niya. Wow, ganda nun. Win the gold and win the lotto. Exactly. And yung free gas, naku, sa taas ng gasolina ngayon. That is like gold indeed. Sid, same issue. Pagkatapos ng panalo ni Yumir sa kanyang pro fight, tama lang ba na magpatuloy siya sa paglaban as a pro bilang paghahanda sa Olympics? 1 minute, Sid. Go! Alam mo kasi kung unique yung sitwasyon din ni Yumir eh, because he's a middleweight and that's a rather big ano size ano for Filipino boxers. Ang problema niya when he trains here in the Philippines, nahirapan silang makahanap ng sparring partner niya. Yeah. Yung ano no yung abab nahirapan makahanap kasi kokonti lang yung Filipino boxers na kasing laki niya saka kasing bigat niya eh. I think also that's one reason why he went to the United States eh, to get more quality na ano no sparring partners. Pero syempre nandun na rin yung desire niya to turn pro no. Pero I think yun while turning pro, iba rin kasi yung rules ng professional saka amateur. So, you know, he has to relearn yung ano ng ano yung rules ng amateur whenever he goes into international competition. But you can't blame him for ano eh, for going to the States eh, kasi wala yung lack of quality sparring partners, tingin ko malaking issues sa kanya yun. Very good point. Yun lang isang bagay of course na naging rason kung bakit naitulak si Yumir dyan. Although, sabi nga sa akin ni paring Ed Pixon ng ABAP, eh, talagang gusto nilang pumasok sa camp si Yumir. Sapagkat iba pa rin ang pag-training, of course, under the national coach, Don Abnett, and yung programa ng ABAP. No? So, sana whatever it is na ginagawa ni Yumir, eh, malinaw ang focus niya. Kasi mahirap yung hindi mo alam kung saan ka patutungo. Eh. Ano ba talaga ang gusto mo? Maging world champion ng pro
or makakuha ng Olympic gold medal. I think you cannot serve two masters at the same time. Kailangan isa lang ang focus mo. And whatever is the means to get there, eh syempre, dapat niyang gawin at of course, supportahan naman ng lahat ng mga namumuno ng boxing. Alright, gentlemen, maraming salamat muli sa oras at panahon na binigay niyo sa amin. Huwag kayong magsasawa, ha? And of course, I'll see you around sa ating mga sessions. Abak, maraming salamat. Boss Sid, maraming salamat sa oras. Thank you, salamat, Chairman. And, hi rin sa'yo, Abak. Salamat, Chairman, and congratulations nga pala sa appointment yung. Ngayon lang kita na congratulate. Salamat. Thank you so much. Mga kaibigan, ating mga kaibigan from the Philippine Star, Abak Cordero, and of course, from ESPN Philippines, Sid Ventura. Naku ang gaganda ng mga punto na naman na nabanggit nila tungkol sa mga issues ng palakasan. Alright, bago tayo mag-break, isa muna pong paalala from our friends from SMART. Puso Pilipinas is a movement to celebrate the Filipino athlete powered by SMART. Follow them on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Get a chance to win exclusive Puso Pilipinas merch by sharing their Facebook page in your social media accounts with hashtag Puso Pilipinas. The GigaLife app is the latest mobile app from SMART that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by SMART Postpaid, SMART Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the GigaLife app do for me? Check your balance, monitor your current subscription, top up using debit credit card, subscribe to the latest Giga promos, monitor your data consumption, auto-detect your mobile number when you are connected to Smart Network one-tap subscription to the most popular offer, Giga Video 99. And of course, Power and Play is powered by SMART. Live SMART! Sa amin pong pagbabalik sa Power and Play, atin pong makakausap ang malapit na maglaro sa Taiwan, ang inyong paboritong si Richie Rivero. Ito po ang Power and Play, hatid sa inyo ng Cherry Loom, Cherry Tigo, Chooks to Go, at ng True Religion. Ang oras po natin, 8:36 ng umaga. I dare to dream big, to be a voice of my generation, to inspire resilience in the face of roadblocks, and in sharing my stories, I let others share in my passion. Follow Kai Stories on Twitter and share yours with Smart Double Giga Stories. Share two times the passion with 2 gigabytes for Twitter and more. Guaranteed every day, plus data for all sites. Simple. Smart ako. Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson? Nag-uumapaw sa Real Chicken Juice. Naswak sa panlasa ng buong pamilya. Available in sweet roast, pepper roast, at harissa roast variants. Chooks to go. Masarap kahit walang sauce. Tawag na sa Chooks to Go Delivery Hotline 8687-1010 o online sa chookstogodelivery.com or via GrabFood at FoodPanda. Kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Sa alina.
nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Power and Play, game na sa Radyo 592.3 News FM. Power and Play with Com Noli Iyala. Pinabati po natin lahat ng ating mga tagapakinig sa panig po ng Las Piñas, dyan po sa lugar ng Parañaque, and of course sa lalawigan po ng Cavite, lalo-lalo po sa Tagaytay City. Kaya pala, pagbati ng isang happy birthday kay Coach Aldin Ayo. Ba, birthday mo pala, Coach. O, paano naman kami? Happy, happy birthday. O, patingin ko na rin lahat ng mga nagsapit ng kanilang birthday itong linggong ito. Ha? Si Commissioner Willie Marshall, pinati kita, ha, partner. Si pareng Kinito Henson, nag-birthday din. Si Boss Ronald Mascarinas, happy, happy birthday din, Boss. Paano naman kami dito? Nag-iintay na ng Chooks to Go yung mga bata natin dito. Si Ruben Terrado, ang ating pong kasama sa media. At gusto kong batiin din, ha, si Kathy De Vera, yung aking yung asawa. Nagpapabati si yung boyfriend mo daw, na dating boyfriend mo, ngayon asawa mo na si Edward. Happy, happy birthday, Kat. Hope to see you soon. At kinakamusta ko rin si Coach Ariel Vanguardia, na laging nakatutok sa atin. Coach, congratulations sa pagkapanalo kahapon ng Blackwater. Alright, mga kaibigan, ang dami ng ating mga kaibigan, and of course lahat po kayo na nanonood sa atin, marami pong salamat. Nung isang araw nakasama natin ang isang hinangaan natin sa UAP. Dalawang beses siya nag-champion, isang beses sa De La Salle, at paglipat niya sa UP nanalo din siya ng kampyonato. That was only last conference or last season, yung season 84 ng UAP. Ngayon ay nagpunta na po siya sa Taiwan para subukan ang kanyang kapalaran doon po sa Taiwan P-League, sa ilalim ng koponan ng Taoyuan Pilots. Nakasama po natin ang inyong paboritong basketball player at isa ring aktor. Walang iba kundi si Richie Rivero dito po sa ating panayam sa Power and Play. Alam natin na matagal ka na dyan sa Taiwan. Kamusta naman ang buhay? Gusto ko namin kamustahin. How is life as a foreign player dyan sa Taiwan? Actually, I'm still adjusting po. Siyempre, maraming bago sa akin, 'di ba? Unang-una, first na pro league ko 'to. Tapos pangalawa, siyempre iba yung environment ko. So, everyone around me, the people, the place, and everything, iba po siya. So, nag-a-adjust pa po talaga ako. And ayun, siyempre wala po akong kakilala talaga na nandito aside from siyempre mga teammates ko, 'di ba? So, I'm really adjusting pa din, and ayun, syempre sa buhay na mag-isa, kailangan ma-survive din po. Alam mo yung tunog ng salita mo, and of course ikaw, parang talagang, yung syempre bagong move mo yan sa ibang bansa, and you're talking about really the adjustments. Yeah. Ano, among all of that na sinabi mo, anong pinakamahirap na adjustment so far? For me, siguro the environment po, kasi at some point may language barrier din, eh, diba? So, kapag kakausapin ko sila, diba, not everyone can speak or understand English, diba? And syempre kapag lalabas ako, when I buy things, ganon, hindi ko alam kung ano yung binibili ko minsan, kasi walang English ano eh. There are apps na nakakapag-translate, pero not very sakto. So, iba din talaga minsan yung mabibili mo. And I think it's part of the process po. Oo. Well, when you talk about that, you know, obviously, wala kang kilala nga dyan, and you're away from your family for the first time. Do you feel like
minsan eh talagang you wish you were back home? There are times po na syempre may isip mo yun, di ba? Pag kausap ko minsan or naaalala ko, syempre mga malalapit sa akin, di ba? Family ko, parents ko, yung mga kapatid ko lalo, di ba? Girlfriend ko. Eh, maaalala po natin talaga. Minsan may isip talaga natin na if pwede lang, di ba? So, ayun, eh, that's life. Especially sa pagiging Pinoy po kasi tayo eh, alam mo naman, very family-oriented ang mga Pinoy, diba? So, yun lang po talaga. Sobrang namimiss yeah. ko. Nakaka-homesick lang din. Oh. On the other hand, what do you like about being there? Ano naman ang, so far, no? Sa ilang linggo mong pananatili dyan, ano naman ang nagugustuhan mo dyan, Richie? Siguro the challenge. The challenge I'm facing right now, it's a lot actually to take in. Pero it's something na kailangan kong lagpasan, eh, diba? And siyempre, kailangan kong pagdaanan to eh, para matuto din ako sa ganitong klase ng buhay, diba? Ayun nga, tumatanda na rin tayo, hindi naman na tayo bata. Tulad ng dati, diba? Na andali lang ng buhay, wala ka masyadong iniisip. Eh, ngayon, siyempre, we have to think of the bigger picture, the future, diba? So, we have to think ahead na rin. So, ayun, eh, kailangan po talaga pagdaanan ito. Kaya, for me, it's really the challenge that's keeping me have the strength to fight here. And, siyempre, yun nga, na I don't wanna take this or think about it as ayun nga as siguro yung talagang challenge na challenge lang talaga siya sa akin, but syempre an opportunity and a blessing, 'di ba? It's my pleasure actually na God gave me rin something to be thankful for. When you look at the way you are treated by your teammates, by mga, you know, members of the league, members of the team, officials, anong tingin mo sa tingin nila sa mga Pilipino in terms of being players ng basketball? And of course, the way they treat you there as an import. Sa akin po, halos yung iba kasi, yung iba may idea na eh, lalo yung mga locals eh. Feel ko, or siguro narinig nila, or dati kasi may mga iba akong nakita dun sa same league namin ngayon, nasa ibang teams, ganon, or kung ano man, eh, nakalaban ko na rin dati kasi naglaro na rin naman ako dito sa Taiwan. Pero, ayun nga, syempre yung mga, ano kasi ako eh, as world import, kasi ako considered ako dito, kasi walang Asian import yung liga, kaya yung ibang imports eh bigatin din eh, 'di ba? Yung iba naglalaro ng naglaro sa NBA ganun. Talaga? So, oo. Marami at doon ka nakahilera, doon ka nakahilera sa mga world imports na 'yun. Opo, eh. So, wow. Syempre eh sa kanila siguro, tapos yung iba nag-import pa ng PBA. So syempre sa kanila medyo hindi ko naman na siguro alam kung paano nila ako titignan or what, pero syempre iba yung tingin din nila sa sarili nila kasi they've been to the bigger stage, diba? Which is NBA, diba? Ang dami sa kanila. Ang dami sa kanila dito. Grabe yung mga pinakita sa PBA dati nung nag-import. So, I mean, given na yung sa akin eh, excited lang talaga ako sa matututunan ko din dito and makukuha ko dito pag uwi ko dyan. Well, you know, it's very important of course na ika nga ma-assess mo kung ano ang situation mo dyan. And of course, it's very interesting also to see na doon ka inihilera sa mga mabibigat na import. Is there pressure, Richie, considering sabi mo, world import ka? Mabigat ba ang nararamdam mong pressure to deliver for this team? Actually, the pressure is really there po. Kasi
For me, I don't want to think about it as dahil world import ako eh. Pero kasi first time ata na may sumugal sa Pilipino. Sa Pilipino. Diba? As yun nga. Siyempre, isa sa factors eh as world import. So, siyempre, para din dun sa iba na nag-aspiring athletes, diba? Eh, magkaroon din ng chance na ma-open up din yung mga ganitong opportunities sa kanila, diba? Kasi, malaking bagay, malaking naitutulong niya sa, siyempre, sa mga athletes sa atin and sa, sa families na rin, diba? Nung mga makakapunta dito or kung sa ibang countries man, eh at least napuprove natin dahan-dahan, step by step, na Filipinos are worth something also. Oh. Well, you know, yung Tau U1 Pilots, unfortunately, last season, eh, hindi maganda ang record. In fact, they finished sa huli, no? Sa liga. Tell us about the team. Describe to us the team. Sa tingin, how do you like the team? Sa tingin mo ba itong team na to, you know, could have been, you know, dapat mas mataas ang pwesto because of the talent? Or sa tingin mo talaga, this is a team that, you know, will need a lot of help coming from you? Feel ko, it's a good team also. And syempre, yung bago po kasi yung system eh, kasi bago yung coach eh. He came from a different league but also here sa Taiwan. And syempre, mataas din yung expectations dun sa coach namin. So, for me, wala naman talaga akong expectations but syempre, the team will really fight for our spot, diba? We'll go there to compete, not just to participate, diba? So, for me, yun lang po yung masasabi ko for now. No. Well, we know that, you know, yung team mo yan ay pinili mo over maybe, you know, the opportunity to play in the PBA or, you know, to pursue some other opportunities in the Philippines, pati na sa labas. Bakit yan ang napili mo, yung Tau U1 Pilots, Richie? Do you feel that, you know, that offer was something na hindi mo ma-turn down? It's actually not because of the offer, po, but siguro marami lang din factors na kinonsider, especially ako, yung family ko. Yung management, diba? They've been talking to my management din po kasi ever since I think late or mid last year pa. So for me nakakatuwa lang din, diba, yung may nagpurpose sa yon na alam nilang may iba ka pang gagawin or may iba ka pang choices, diba? Pero they tried, tapos hindi sila nag-stop. So, yung sa akin, eh, gusto ko lang din naman, syempre, may balik kahit papaano sa kanila. Yung tiwala na hinahanap nila sa akin, diba? Eh, mapalitan ko man lamang din. And, syempre, ang dami rin talagang Pinoy dito, diba? So, sa akin, nakakatuwa lang din kung makakita ko ng mga Pinoy, diba, sa mong suporta. Eh, malaking bagay na yun para sa akin. Alright. Let's talk about yung P-League naman. You have been there, medyo nakakapaglaro ka na. Kamusta yung liga? How is the level of competition sa P-League, Richie? The level of competition is high, actually. It's something else also. Kasi, especially netong pre-season po, kasi yung pre-season namin, pwedeng maglaro lahat ng imports eh, at the sa isang game eh. Pero dalawa lang na import ang magkasabay. Pero yung ibang teams na nakalaban namin, yung unang game namin, tatlo yung imports, tapos may black din sila na Taiwanese. So considered local. So, syempre, medyo mataas din talaga
diba, considering yung ganung lineup, tapos yung iba, yun nga, ayun, eh, naglaro na rin sa NBA yung imports ng iba. So, mataas, masasabi ko, mataas yung competition kasi sa atin wala namang sabay na dalawang imports, eh, diba? So, given that fact pa lang na yun, it's parang ang laki na nang nabibigay niya talaga dun sa competition sa loob ng court. Is it a physical league? Ito ba mas mabilis ang liga kaysa sa ating mga sa local basketball? Is it a shooters league? How would you describe it? Actually, siguro yung ano nila eh. Kumbaga yung sila, yung kumbaga yung Pinoy kasi medyo iba yung style natin diyan, lalo kapag kapag tumatanda ka, halos pabagal tayo ng pabagal diyan eh, diba? Pero nakikita kasi natin diyan na kahit hindi ganoon ka taas yung intensity, smart naman talaga yung mga Pilipino, 'di ba? Pero dito kasi mas more on the ball movement talaga sila and sa outside shots eh. As in, you'd see everyone taking those open shots and you won't hear anything about it, 'di ba? So kung sino talaga yung mabibigyan, halos malamang ititira nila yun sa 3 points. So syempre bigger the risk, 'di ba? Bigger din kasi yung at stake. So for me, mabilis yung dito kasi puro pasa po talaga sila. Puro pasa. Well, noon naman ang Taiwan sa ganyan, yung pasahan, tapos tira sa labas, and of course, they're maliksi para din mga Pilipino. And of course, yung body type yan, halos kasing lalaki lang natin. Richie, ba't yun yun kanina? Richie, you know, of course, marami kang give up by going there, and sabi mo nga, ngayon, nasusubukan mo yung sarili mo. In fact, you mentioned in one of your interviews na you said skipping the PBA was never intentional. Isang interview mo yan na nabasa ko. Concerned ka ba na dahil hindi ka nagpa-draft sa PBA, baka magkaroon ka ng sit-out period or whatever kung ikaw ay tatagal pa sa abroad? Is that something that even iniisip mo? Sa akin po kasi more on God's plan talaga eh, 'di ba? Kung saan ako, kung ano yung ipapaisip sa akin, 'di ba? Yung mapagde-desisyonan ko ng family ko, ng management, baka yun yung makakabuti sa akin, 'di ba? So if going back to the Philippines, why not, 'di ba? Ang saya nung normal lang yung buhay mo eh, 'di ba? Yung nandoon ka sa comfort zone mo. Pag lumabas ka, pag gising mo, kahit nakapikit ka, magagawa mo yung isang buong araw mo, di ba? Pero dito, baka paglabas mo ng kwarto, ang hirap na eh, di ba? So, masarap din naman talaga kapag andyan, naglalaro dyan sa atin, di ba? Lalo yung crowd sa atin eh, iba rin naman talaga sumuporta. So, for me, it doesn't really mean kung asan ako mapupunta as long as yun yung ikakabuti ko as a basketball player, as an athlete, as a person, diba? As a child, a son, sa akin okay na po yun. So, as of now, hindi ko pa po iniisip talaga yun. So, kung ano man po yung ngayon, ito lang po muna, diba? So, after that, let's see na. Saka mo na lang isipin. So, pero in other words, very quickly, ano naman, nasa radar mo pa rin ang PBA? PBA has always been, syempre, the dream, di ba, ng mga athletes, lalo na ng mga Pilipino, di ba? Pero, syempre, minsan kailangan lang din natin magbukas na ibang pinto para makita natin kung ano pa yung mga nasa harap natin, di ba? Correct. All right. Well, if you are asked, ngayon na nandiyan ka na, what would define your stint sa Taiwan? What would make it a successful season? Makita ko lang na napasaya ko sila, na satisfied sila, 'di ba? Or mas
if pwedeng beyond satisfied, eh, the better. Kasi sa akin, ako po, wala po iniisip talaga sa yung pansarili. Even naman dun sa mga previous years ko sa college, eh, mas gusto ko po talaga kapag, di ba, kung mananalo yung team, eh, mas masasabi mong successful yung isang player. Right. Okay. Let's go to another topic, Richie, tungkol sa... Ikaw, you know, kahit paano, you've been talked about in terms of joining Gilas. Yan ba, nasa kontrata mo? That, you know, anytime, pwede kang, kung ikaw ay matawag, pwede kang magpunta at maglaro para sa national team? Ang alam ko po, may clause, pero as of now, wala pa naman po ata, eh, di ba? So, hanggat wala pa naman pong balita sa akin, or... usap-usapan, eh, focus lang po talaga muna ako dito. Do you think that this, kumbaga, ayoko tawaging exodus eh, kasi hindi naman talaga sobra-sobrang daming umaalis. But itong movement na to, yung itong paglipat ng ibang players, ito ba sa tingin mo eh, mahusay, mabuti for Philippine basketball? For me... Opo, for me, mabuti po siya sa Philippine basketball kasi Philippine basketball isn't just the PBA po eh, diba? For me, yung Philippine basketball is part of it. Filipinos are being recognized, diba, overseas. So, sa mga ganun po, nakakatuwa po. Siyempre, eh, nung una, narinig namin nung si Terdy pa lang, diba? Eh, lahat naman po kami halos sumusuporta din po sa kanya, diba? Eh, lahat naman po halos tayo. Siyempre, pinagdadasal na maging successful kasi kumbaga, kadugo po natin yan, eh, diba? Pilipino po yun, eh. So, for me, kung ano man po yung makukuha namin dito, eh, dala-dala naman po namin dito yung bayan din natin, hindi lang naman po yung sarili namin, eh, di ba? Kasi, di ba, kapag pumunta po kami, o kung nasan man po yung mga players na umalis ngayon, hindi naman po para iwan yung Pilipinas, eh, di ba? Para lang kumuha pa ng experience. Different perspective din or environment, eh, di ba? Correct. So, yun lang naman po yung nakikita ko. Alright. Kapag nakita kasi nila tayo, sasabihin nila, the Filipino, ganito, ganyan, eh, diba? Hindi naman, Terdy Ravena, Terdy, Kobe Paras. Hindi lang naman po ganun, eh, diba? So, talagang Filipino ang binabandera nyo dyan, eh, hindi naman individual. You know, I have a few more questions left. I want to ask you this, Richie. Saan mo nakikita ang sarili mo in 5 years' time? Have you even thought about that? Kung ikaw ba, nasa abroad ka pa rin? General terms lang, no? Hindi naman kailangan exactly. Pero in general terms, sa tingin mo ba, you will still be playing abroad? Or sa tingin mo ba, eh, nag-settle down ka na? O ikaw nasa Pilipinas na? Where do you think? Actually, yung ganong age po, yun yung gusto kong, at least pa-start ng family, di ba? Or if my family, eh, di ba? Eh, mga ganong bagay. Pero matagal pa naman po yun. Marami pang pwedeng mangyari. Pero for me, yun po kasi talaga, eh, malaking bagay po sa akin yung family. Kaya sobrang tinetreasure ko din po. And isa rin siyempre sa mga pangarap ko yun na magkaroon ng maayos na pamilya, di ba? Alright. Well, as a final question, Richie, marami ka nasabi tungkol sa hirap mo dyan and of course, yung mga mithiin mo rin and yung ginagawa mo para represent ang ating bansa. Any regrets, Richie? Wala po. Regrets siguro sa pagpunta ko po dito, wala po. Very good. Well, yun ang mahalaga. Na buong loob at kumbinsido talagang alam na alam mo kung anong yung gustong puntahan, ano ang direksyon ng buhay na gusto mong pahakin. And of course,
yung pagpapahalaga sa pinakamahalagang bagay ng iyong buhay, pamilya, ang iyong bansa, and of course, ang iyong sarili. Richie, maraming salamat sa panahon binigay mo sa amin. Ha? Good luck sa iyo dyan. Patuloy namin na susubaybayan ang career mo. And of course, yung paglalaro mo sa Taoyong Pilots. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po kayo dyan. God bless po. Yan po mga kaibigan, ang ating panayam kay Richie Rivero, ang maglalarong guwardiya dyan po sa Taoyong Pilots dyan po sa Pilig sa Taiwan. Again, we wish him all the best and sana nga ay in 5 years time ay mag-settle down na. Ayun natin makilam sa pero sa iyan ang sinabi ni Richie. Alright, bago tayo mag-break mga kaibigan, silipin muna natin ang ating mga viral videos at pop culture sa mundo ng palakasan sa ating Stop and Pop. Power and Play with Com Noli Iyala. Ang video po natin ngayong umagang ito ay tatampok sa larong tennis. Pero ang title natin, Don't Try This at Home. Panoorin natin ito. Alam natin na kilala ang legendary Roger Federer sa mga napakahirap ng mga tira. Katulad noon, nung dumaan sa sulok. Itong batang ito, sinubukang gayahin yung tira ni Roger Federer. Tuloy, yun o, yung mga nasa kanto at sulok. Pag tama nung bata na sinubukan, sakto balik sa kanyang bola, aray ko po. Talagang minsan makakalusot, minsan hindi. At yun, basag. Kaya dapat practice makes perfect, pero protect yourself at all times. At yun po ang ating stop and pop moment sa Power and Play. When we come back, ang ating pong makakausap, the legendary Arian Cerdeña Sports Hall of Famer and the first Olympic gold medalist ng Pilipinas. Siya po ang ating mga kapanayam sa Power and Play. Hatid sa inyo ng Cherry Loom, Cherry Tigo, Chooks to Go at ng True Religion. Ang oras po natin, 9:07 ng umaga. I dare to dream big. To be a voice of my generation. To inspire resilience in the face of roadblocks. And in sharing my stories, I let others share in my passion. Follow Kai Stories on Twitter and share yours with Smart Double Giga Stories. Share 2x the passion with 2GB for Twitter and more. Guaranteed every day, plus data for all sites. Simple. Smart ako. Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson? Nag-uumapaw sa Real Chicken Juice. Naswak sa panlasa ng buong pamilya. Available in sweet roast, pepper roast, at harissa roast variants. Chooks to go. Masarap kahit walang sauce. Tawag na sa Chooks to Go Delivery Hotline 8687-1010 o online sa chookstogodelivery.com or via GrabFood at FoodPanda. Kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. The country's much-awaited Premier Volleyball League Reinforced Conference 2022 are back in action beginning October 8th, Saturday. Only here on One Sports.
Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV! Watch us on these channels: Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs! Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports! Ang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng Balita. Impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, Radyo 5, 92.3, News FM, Power and Play, game na sa Radyo 5, 92.3, News FM. Power and Play with Com Noli Iyala. Second hour of the show, naimbag na bigat sa ating pong mga kaibigan sa San Esteban, Ilocos Sur, of course, sa Lawag City at sa Urdaneta, Pangasinan. Kamusta po kayo, Secretary Conrad Estrella? Bago tayo magpatuloy, just a few thanks sa mga tagapagtaguyod po ng Power and Play. Marami po salamat sa ating mga sponsors, lalong-lalo na ang Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Sa ganitong pabago-bago ang panahon, mga kapatid, sobrang init tapos uulan. Kailangan natin ng matibay at protektadong bubong. Dapat ang bubong ay yerong may aluminum. Kapag may aluminum, tiyak na pang matagalan. At isa lang ang alam kong dekalidad na yerong may aluminum, yan ang Cherry Loom, tibay protektado sa pang matagalang yero. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Thank you! Cherry Tigo Pro 8 Pro. How needed is to have a 7-seater SUV that has a powerful engine, world-class safety standards, and the latest tech features. Bet you didn't know that the all-new Cherry Tigo 8 Pro has all these features and more at a very affordable price range. Cherry Tigo 8 Pro is equipped with a 1.6 turbocharged gasoline direct injection engine, an advanced driver assistance system, and 12 other safety features, including forward collision warning, integrated cruise assist, and traffic jam assist. The flagship Tigo 8 Pro allows you more control of the wheel. What's great is you can also join the green revolution with Cherry Tigo 8 Pro plug-in hybrid electric vehicle, or PHEV, or PHEV. With just 3 hours of charging to full battery, you can already drive up to 95 kilometers using electric driving only. So book a test drive now via www.cherryauto.ph or visit a Cherry dealership near you. Thank you! Chooks to go! Ang nag-iisang manok ng bayan, subukan ang kanilang pinakabagong oven roasted chicken na mas pinasarap dahil sa nag-uumapaw na flavorful chicken juice. Try also Chooks, the first dine-in restaurant ng Chooks to go. Chooks to go! Ang nag-iisang manok ng bayan. Thank you! True Religion is in the Philippines, where passion meets power. Experience it firsthand for your best style choices. Visit True Religion at Conrad S. Maison, Mall of Asia Complex, Resorts World Manila, and Hacienda Designer Outlet Silang Cavite. True Religion! Thank you! Joyride, ang bago ninyong kasundo. Magpadala with confidence kahit para sa negosyo o personal bulk deliveries man yan. Kayang-kaya yan i-deliver securely with Joyride. Try also their motorcycle taxi and the Joyride car. So download the latest Joyride Super App now. Thank you! Elms Seafood Paluto, the latest offering of the Elms Resto Bar Group, located at Unit 2 Ground Floor, Calle Bistro, Ever Commonwealth, Quezon City. Enjoy their delectable seafood menu in a relaxed casual dining atmosphere for your salo-salo seafood meal. Elms Seafood Paluto. Thank you!
Skin Your Face and Body Anti-Aging Center with branches at Alabang Town Center and Green Hills San Juan. For your skin assessment and treatment schedule, call 0917-890-1640 or 0977-809-8886. Thank you! ASEA Subic Beach Resort. Experience the getaway that you deserve and dive into limitless happenings, rejuvenating experiences, and gastronomic adventures. ASEA Subic Beach Resort. Thank you! And of course, Power and Play is powered by Smart. Live Smart! Thank you! Maraming maraming salamat po. Again, ito pong Power and Play ay patuloy na advocacy ko po sa larangan ng sports and sa ating pagbibigay ng impormasyon at balita, pati na ang mga kuro-kuro tungkol po sa ating napakamakulay na mundo ng sports. At this time, mga kaibigan, once again, we feature another legendary figure in the spotlight. Power and Play with Com Noli Iyala. Siya po ang tunay na kauna-unahang nakakuha ng Olympic gold medal. Siya nga, yun lang nga po, hindi pa ito naging official at na hindi na ilagay sa ating record books, at least sa Olympics, dahil demo sport lamang ang bowling. Multi-awarded and was inducted into the Philippine Sports Hall of Fame in 2021. At tayo po ay maswerte sapagkat ngayong araw na to kasama natin siya dito po live via Zoom na siya ay bumibisita sa ating bansa. Walang iba kung hindi ang Seoul Gold Olympic medalist Arian Cerdeña. Magandang umaga, Ma'am Arian. Thank you for joining us this morning. Mukhang wala yata ang audio. Baka naka-mute si Ma'am. Are you muted, Ma'am? Ayusin natin ang audio ni... Magandang umaga! Yun! Thank you, Arian, for joining us this morning. It's such a great honor to have you. Una-una, welcome back to the Philippines. What brings you back home, Arian? Family. It's a family affair that I have to come back. Kaya nga 10 days lang, actually 9 days lang akong off kasi I have to go back home and take care. Is this how long have you been away? Is this your first visit after a while? Magkano ba? Ang huling punta ko rito 2018. Ah, okay. Okay. So kahit pa paano may regular visits naman sa dito sa bansa. Miss ko Philippines. Kami nila, ni Commissioner Bongko, lagi kami nagkikita, lagi kami nag-uusap every day. Parang pagka nagkita kami, parang, you know, sabik kami sa isa't isa. Talaga. Nakita ko nga yung kahapon when you came over, of course, the Philippine Sports Commission, and how wonderful it was really to see you together with Hidelin, of course, with Hidelin, na yung dalawang Olympic medalist ng Pilipinas ay nagkasama. That is a rare occasion, and I think that was the first time ever na nakuhanan ng litrato yung dalawang nanalo ng gold medal for the Olympics ng Pilipinas. Let me ask you first before we get to that, Ariano. You're now a registered nurse sa America. From bowling to becoming a nurse, paano ba nangyari yan, Arian? Can you tell us about this a little bit? Kasi the sad part was when I retired, the only thing I did throughout my life sa stay ko sa Philippines was bowl. Talagang na-focus lang talaga sa bowling ang center of my life was bowling. So nung sabi ko it's time for me to retire. Kasi yung husband ko nasa States. So when I decided to move there, sabi ko, anong gagawin ko dito? Alam gawin ko, hindi mag-bowling. Sabi ko, kaya na ako sa bowling, magbo-bowling pa ba ako dito? So that's when I decided na, I studied dentistry. Mm-hmm. Mm-hmm. So mag-nursing na lang ako. So I went back to school. Wow. Wow. And took nursing. So talagang it was a deliberate plan. Hindi mo naman pinlano yon before you retired, no? Talagang nangyari lang and sa pagtsatsaga, now you are an RN and you're already exercising your profession as a nurse.
is work at California Hospital Medical Center. Wow. It's a center and I work in med-surg. Oh, eh, siguro pag may mga bowling tournaments yung hospital, eh, ikaw ang napipili. nag-ano kami mga nurses, aga bowling tayo, o sige, lagi akong kasama. Siyempre, at biglang, oh my God, nga pala, ito yung Olympic gold medalist. Aryan, anong mas mahirap? Sa pagiging, anong mas mahirap? Being a nurse or being a bowler? It's two different world eh. Pero para sa akin, mas mahirap ang bowling, being an athlete, kasi kaya on your shoulders is the Philippine flag. And that is really a very big responsibility. Of course, ang pagiging nurse din naman, malaking responsibilidad dahil buhay din ang hinahawakan mo and pag-aalaga sa mga tao. No? But, you know, talking about bowling, do you still get to play kahit papano? From time to time, yeah, but not but even if I do play, ano na lang, kumbaga parang for fun. Do you miss it? Of course. Actually, pagka pumupunta ang Philippine team sa America, I never miss a game. Pumupunta rin ako. Wow. Oh. Ika na nakita ko silang naglaro, nandun pa rin yung parang adrenaline rush ko na gusto ko maglaro. Sabi ko, Bong, minsan sinasabi ko, Bong, alika, bowling tayo ulit. Philippine team ulit tayo. Seniors nga. Si Kombong, muntik na maging maglumaban eh. Kung hindi siya na-appoint, she was already training for a tournament, no? And sabi ko, that would have been fun. But of course, even at her age now, kayo eh, talagang you can still play. What do you miss about bowling and being in the national team, Arian? The camaraderie, first of all. And yung ano mong lumaban. Siguro, kasi 9 years old pa lang ako, I was bowling already. So, wow. Nato sa akin, to bowl, to fight, ganun. Oh. And what, dinala ko rin sa nursing yun. I think it helped my nursing career to fight. Yung wala kang takot, you know, nag-pandemic. Kumbaga, you just have, walang, kaya natin to. Parang ganun, kaya ko itong gawin, you know. Nandun yung hindi ako yung mahina ang puso ko. Kumbaga, sanay na sa laban, ganun. Oo. Oh, grabe, no? I mean, hearing this, na ikaw, of course, naging frontliner ka sa laban ng COVID and nakuha mo yan sa lakas ng loob na naibigay sa iyo ng bowling is really something, no, na nakaka-inspire. You know, just a little bit about your, dun sa mga hindi nakakakilala kay Arian Cerdeña, mga kaibigan, because kami, na mga kapanahuna namin si Arian, talaga nakita namin how she played. But dun sa mga nakikita ka ngayon, how did you get into the sport? Sino ang nagpasok sa iyo? Paano ka napunta sa bowling? Si one of the Hall of Famers, si Lita De La Rosa. Lita De La Rosa. When, ka-teammate ko siya sa Dakpin. Tapos, when she won the World Cup, siyempre, tuwang-tuwa ako, no? Sabi niya, Arian, mag-change ka na from Dakpin to 10 pins kasi mas maraming international competition. Tapos, so sabi ko, sige. Tapos, sabi ko, nandun si na Paing Nepomuceno, nanalo na ng World Cup din si Paing Nepomuceno. At saka sinabong ko, sabi ko, sige. So, ayun, doon na nag-start. And siguro, I was very fortunate na ang ano ko mabilis. Yung nasa grassroots lang ako for a year, tapos bigla akong nasa national team na ako kaagad. So, siguro, hard work then, of course. So, after that, ayun na, doon na nag-start. Nasa national team na ako eh. Kumbaga, you have to hone your game, you know? Na kailangan, I was competing with the best. Kahit dito sa local, alam mo namang sina Bongko, sina Lita De La Rosa, sina Beck Watanabe, they were the best. So, parang pagka natalo mo sila, magaling ka na. And they were best in the world, hindi lang sa ating bansa but in the world, no? So talagang pambihira ang standard na hinahabol mo ng panahon na yon. You debuted for the national team 1981 according to the records, no? But
who was, sino yung coach mo doon, Arian? Sino yung talagang, kumbaga, hinasa yung skills mo sa bowling? Actually, noong 1981, that time, with Gintong Alay, they hired a foreign coaches. Yun, oo. US pro bowlers po na pumunta dito para i-train kami. Oo. Then, syempre, yung transfer of knowledge from them to the Filipino coaches. Ayun na. Maganda yan. Maganda. I think that's something that we should continue to work on. No? Obviously, you've had so many awards. When I look at your resume, pambihira, talagang mahirap banggitin. 6 gold medals in the Southeast Asian Games, an Asian gold medal, of course, with your team of 5, kasama si Bongku, si Rebecca Watanabe, and Cecilia Gafud, and Catalina Solis. You, of course, won in the, you also had medals in the FIQ. Napakarami, no? The best part of being an athlete, Arian, what do you think? Ano ang best na nakuha mong lessons from being an athlete? To be patient. And and you need to sacrifice something. You know? Hindi, you cannot excel in 2 worlds. And that time, bata pa ako noon eh, no? I was in school and unfortunately, nag-ano ako sa school ko, I focused more on my sport because I know that, I don't know, nandun yung ano ko sa bowling, eh, passion ko for bowling. Parang it came to a point na mas masaya ako na naglalaro ako and to compete outside the country, to represent the country. Ayun. And remember, before, wala naman kaming mga incentives before. We were playing because we wanted to represent the country. It was an honor. Yes. Represent the country. Yun yung nakakatuwa eh. I mean, sports made simple. Talaga nung panahon na yun, just to wear the uniform was something else. You know, that is just... and of course, the biggest honor that you ever gave the Philippines, yung nabanggit ko kanina, was winning the first gold medal ng Pilipinas sa Olympics. Bagamat ito ay hindi official in the official record books, still it will go down in history as the first gold medal of the Philippines. Do you still remember that day and how you felt, Arian? Alam mo, ang coach ko kasi nung that time, he's one of the best coaches in the Philippines. Unfortunately, he passed away. Yung mental training niya sa akin, na until the last week, kami nga ni Bong, we were talking about it eh. Kasi sabi ko, alam mo, during the game, I had yung stepladder, I had 7 strikes in a row. But on the 5th strike, I already won the game. After shooting a strike on the fifth inning. But you know what? My coach kept shouting, hindi pa tapos ang laban, Arian. Hindi pa tapos ang laman. Ginagano niya ako. Yun ang mga memories ko noon na wow. Pushing me. Ganun. And of course, you ang tinalo mo doon isang Japanese player no sa Seoul. Did you even think and expect that during that time? Yung bang ano mo? No, kasi actually sa field namin, 3 of the players that I bowled with went to pro. Nag-pro sila sa States. Mm-mm. And best bet during that time was Carol Giannotti of Australia. On the same, nung elimination namin in Korea, ang first game ko was with her. Sabi ko sa Sir, sabi ko, napakamalas ko naman ni Ata. Itong, yung pinakamagaling pa ang mahirap talunin pa ang unang kalaban ko. Ang sabi niya sa akin, di bali Arian, pagkatapos ito, tapos na, you move on. O sige. So, nung first game ko, nag-miss siya ng 10 pin, kaya ako nanalo, tapos nag-punch out ako, kaya ako nanalo, kaya para bakit nakahinga ako. Ito yung pin. Sabi ko, nagtalo ko, tapos
And the best thing that Mr. Totilopa did was he never told me what position I was in. Binibigay game yung standing namin. Hindi niya sa akin binibigay. Hindi, tatanong ko pang ilan na ako, ilan na ba? So, he made me feel na kailangan naghahabol ka pa. Oo. Kailangan ko pang gumawa ng magagandang games. Ganyan. He kept pushing me until the last game na binipinakita na niya sa akin yung score ko. No. Kasi I was 180 pins ahead of the second placer. Wow. Tsaka binigay, pinasa sa akin kasi alam niyang sure win na ako. Iba talaga pag, andun yung motivation, talagang pushing to the limit, and you're really just bowling for honor and pride. It's just a different feeling. Are you surprised, Arian, that up to now, that has been 34 years since 1988, eh hindi pa regular sport ang bowling sa Olympics? You know what? That's true. Unfortunately, marami na silang binabago sa bowling just to put bowling into to make bowling an Olympic sports. Na nawawala na ang skill ng bowling. For my opinion, ano, of course, kasi they want bowling to be in the sport, the Olympic sport. So ina-ano nila, pinapalitan nila ang style of ng bowling, wow. Yung pirasok Bakers, marami silang pinapasok na yung singles, tinatanggal nila yung masters, tatanggalin ng singles, tatanggalin ng all events. Na, you know, for me, siguro old-timer ako eh. Yes. Kaya, hindi ko, parang hindi ko feel. Oh. So, you really think na malaki na ang pinagbago ng bowling, kaya medyo iba ang laro ngayon, no? But, you know, when you won the Olympic medal, the Olympic gold, gaano kalaki yun for you, and how did that change your life, Arian? I wanted really to win. If it was just a demo sport. Yeah, I wanted to win, you know, even if it was a demo sport. I wanted to make a name for myself. Kasi lagi na lang, Arian wins the gold with blah, 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 blah. Mm-hmm. With my teammates. May kasama ka lagi. Oo. Kasama ko, pero gusto kong manalo na individual game. And this was at my chance. Kasi hindi naman din madali yung pinagdaanan ko eh. Kasi no, ang elimination namin, pumunta muna kami sa Hong Kong. Oh. Nag-eliminate kami with all the Asian countries, including Australia, New Zealand, Qatar, yung mga lahat kami, to only pick 4 bowlers. And then from there, pumunta kami sa Apopka, Florida, to pick only 3. So what? Lahat kami, kumbaga, inano na kami. Sinala na. Oo. Na kami ng gusto. So, ang nakita ng mga Pilipino is the final yung competition ko na, pero hindi nila alam na I underwent so many elimination qualifying. Oo. Times just to participate in that event. Yung hirap, no? Yung talagang hirap na pinagdaanan mo all the way to get to the Olympics. You know, during your time, obviously, it was the heyday of bowling. Panahon ninyo, Bongku, ikaw, Lita De La Rosa, Rebecca Watanabe, and everyone else who played that game. Of course, in the men's, nandun si Paeng, nandun si Tito Soto, nandun si Renato Reyes. So many good players during that time. And bowling was coming over dito sa Pilipinas. We hosted world championships, kung ano-ano. Why do you think that during that time, napakalakas ng ating bowling program? Alam mo kasi before, talagang pag kasi na discipline, I think it's more of discipline. Pagka sinabi sa amin na ang training 5, eksakto 5, hindi ka pwede mag-absent. Pagka nag-absent ka sa training, you're only allowed a few, mga ilang in a month. Actually, hindi nga eh. And we were all there, all present, rain or shine, nandun kaming lahat on time. At saka, we always listen to our coaches.
we might have differences sa ideas nila, pero we always listen to our coaches. Walang telepono, walang cellphone, walang computer. So lahat kami naka-focus lang talaga sa game. At saka, you know, magagaling yung mga ka-teammates ko. So ang nangyari, gusto mong mas gumaling ka pa sa ka-teammate mo. Talaga may standards, no? Mataas ang standards talaga ninyo. Kumbaga, oy, tinalo ko to. Oh, champion yun eh. So kumbaga, ano mo yun? Motivation. Nakaka-boost ng confidence mo na tinalo ko to. Ganyan. And of course, ang mga tinatalo mo talagang mga world champions. Kung ikaw tatanungin na rin ngayon, no, how can we bring back those glory days para sa bowling? What do you think should be done by the Philippine bowling right now? Discipline. Tingin ko disiplina eh. At take out politics and just play the game. Learn and play the game. Take out pa. Tanggalin na yung politika. Tanggalin na yung kung ano-ano man. Whatever. If your coach tells you to jump, jump! Ngayon kasi ang dami ng politika. Ang dami ng, you know, even the parents get involved. No, let the Congress or let the Federation handle the athletes kasi they know better. Yeah. And para, you know, ang mga players, kasi kami nun talagang bowling lang iniintindi namin. We don't care, I don't care about politics when I was an athlete. I never got involved. Basta sinabi sa akin, mag-elimination tayo. Sige, sali ako sa elimination. Oh. Even when the Olympics, I could have demanded to be seeded in the team on the next year. I never did that. Pagka sinabi sa akin, elimination tayo. Sige, elimination tayo. Walang reklamo. Well, you know, I have a lot of other things I wanted to talk to you about, Arian, but you know, unfortunately I'm running out of time. But before I let you go, I want to ask you, you know, after lahat ng pinagdaanan mo sa bowling, all that you've experienced, all that you have achieved, and of course the glory that you have given the country, you are a sports hall of famer, and now you're past that, is there life after sports, Arian? Yes. I want to go back. Maybe when I retire, I want to go back. And see, kasi Filipino naman ako, nandun lang ako for a short time. Pagbalik ko rito, I want to give back what bowling has given to me. You know, yung what I've learned. Well, I'm sure we will welcome you back with open arms. Final message mo sa mga young bowlers natin, Ma'am Arian, especially yung mga umahangat, nakakaalala sa'yo, what can you tell our young bowlers from a legend like Arian Cerdeña? You know, never give up. Fight, you know. Do your best because your best, is we will always appreciate your best. And looking back, if you know that you did your best, looking back, wala kang regrets. You know, ang sports kasi trial and error yan eh. And you always try to seek for perfection. Yun ang inaano ko, perfection. Para pagka lumaban ka, you know na win or lose, I did everything. Excellent. Very well said. Well, thank you so much, Arian, for joining us this morning. Enjoy your vacation. Sana magkita ulit tayo. But still, again, I wish you all the best. Saludo ako sa iyo. And we will remember your words as we carry out the flag, carry out the programs for sports, and carry our flag in sports competitions. Maraming salamat, Ma'am Arian. Thank you for inviting. Mga kaibigan, the legendary Arian Cerdeña, ang ating unang gold medalist sa Olympics. Ha? Of course, hindi po siya regular sport at the time, but you cannot take away the fact that she did, and sinabi nga niya kanina, yung hirap na pinagdaanan nila, hindi po madali, kahit na demo sport yan, at talaga pong sinuong nila ang problema, ang challenges, at siya po ay nagbagi para sa ating bansa. Ang sinasabi niya, discipline
and aim for perfection. Sana marinig lang ating mga atleta yan. Alright, before we proceed sa ating susunod na ating pong guest, magbalik tanaw po tayo this week in sports history. Power and Play with Com Noli Iyala. October 12, 1979, o 43 years ago, napukol ang pinakaunang three-point field goal sa NBA. Si Chris Ford ng Boston Celtics ang pinakaunang manlalaro sa liga na nakapasok ng three-pointer sa first quarter. Tinalo ng Celtics ang Houston Rockets sa laro na yan, 114-106. Sa landmark game din yan, unang naglaro sa NBA ang isa sa mga magiging all-time great na si Larry Bird. Chris Ford sinks NBA's first three-point field goal this week in sports history. Unbelievable moment. And of course, the three-point shot has changed and revolutionized the game. Of course, it's Steph Curry. Larry Bird was very instrumental as well, and many of the great shooters of the past. And kaya nga ngayon, iba na po ang laro ng basketball because of the three-point shot na sinimulan ni Chris Ford. Alright, mga kaibigan, as a final segment here, ipasok na natin ang ating pagpapakilala sa mga bagong sports, emerging sports, na dapat po ay maintindihan din natin at ating pong suportahan. Ito po ang aming pagpapakita ng mga bagong sports sa Slambook. Power and Play with Com Noli Iyala. At sa pahinang ito ng Slam Book, ang ating pong itatampok ay ang Philippine Petanque Team. Iba-iba yung pronunciation. This is a French ano eh. Pero Petanque Team. Ewan ko kung tama yan ha. At ngayong araw pong ito, tayo yung mapalad na makakasama natin ang ating team coach na si Rick Nacional at ang ating pong atletang si Ronalyn Redima Greenlees. Magandang umaga, Coach Rick and Ronalyn. Thank you so much for joining us. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po, Chairman, at magandang umaga sa mga nanonood. Salamat. Well, unahin ko muna ikaw, Coach. Gusto ko malaman, ano ba ang history ng Petanque, ano? Petanque ang pronunciation, ano? Tama? Petanque, sir. Petanque. Yes, Petanque. Sir. Petanque. Ano ba ang history niyan? At paano napunta yan dito sa Pilipinas? Kailan unang nilaro yan dito? I think, sir, 2005. Mm-hmm. Kay Ma'am Ron. Si Ma'am Ron na po kasi, sir, ang Ron, sige, makakasagot niyan. Pakisagot mo nga ito. Paano ba nagsimula dito yan? Yes po, Chairman. I was the president of the time. Actually, I'm not a petang athlete. I helped coach the national team. I see. Okay. I was the one who brought the sports here in 2005 nung mag-host tayo ng Southeast Asian Games 2005. Mm-hmm. So, sa lone bulls po talaga ako, magkamukha sila ng dynamics. So, sabi ko, isama na natin sa lone balls ang pitang kasi magkamukha naman sila. Mm-hmm. At yung mga players, kung iba ng lone balls, yun din ang mga naging players ng pitang. Kaya ha, po gaano karami ang naglalaro ngayon ng pitang, Rona? Marami na po ngayon, lalo na may iba-ibang court na dito sa area lang ng Clark. Meron kaming pinagawa na court dito. Dahil nung nag-pandemic, iba-iba po yung tirahan ng mga atleta ng petang. Mm. So, nag-decide kami na dito na lang sa katabi ng lone balls magpagawa ng court. Okay. Para safe sila dito dahil open field siya. At the same time, namumonitor namin yung mga atleta, how they train. Okay. Coach Rick, paki-explain mo nga sa amin. Paano ba yung petang laruin? Ano ba ang rules niyan? Ano ang objective? At ano ang scoring? May jack siya, sir. May jack na tinatawag. Tapos may bawat tulad yan, single. May three ball siya, sir. Bawat isang tao may three ball kayo. Tatlong bola. Okay. Yes, sir. Tapos sir, kung sino yung mas malapit dun sa jack, susunod yung naman magtitira yung isa. Dalawa kasi yan, sir. Palitan, sir, palitan. Yung jack ay parang yun ang target. Yun ba yun? Ganun ba yun? Yes.
Yes, sir. Parang yun yung doon kayo, sir, magbabase na sa scoring kung sino yung mas malapit. Yun po ang magiging. So, rest to 13 yan, sir. Yes, rest to 13. Kung sinong makaunang 13, siya po yung magpanalo. Anong ibig mo sabihin doon sa 13? Ano yun? Puntos ba yun? O puntos po, sir. Puntos. Puntos po, sir. Ay, paano makakascore? Ano ang basihan ng scoring? Mas malapit doon, sir, sa jack. Pag mas malapit, ilang puntos yun? Sa isang punto, sir, kung yung tatlong bola mo, sir, is mas malapit doon sa jack, sir, 3 points yun, sir. 3 points kagad. At yung unang maka-13, yes, yun ang mananalo ng laro. Opo, sir, opo. Okay. And, ano ba yan? Anong klaseng bola yung ginagamit dyan? Mukhang parang bakal ito eh. Bakal po, sir. Bakal. Oo, bakal, ha? So parang ano siya talaga, medyo mabigat ng konti. Opo, sir. May mga grams siya, sir. May 680 grams, 780 grams, hanggang 880 grams, sir. Okay. Coach Rona, nakikita naman natin itong laro, no? Obviously, napaka-simple lang naman ang setup at madaling laruin. But alam natin that this is more common sa, kasi nagsimula ito sa France, no? Parang ganun yata yung history nito. More common doon sa mga French colonies. Kamusta ang ating Philippine program para sa petanque? Yes po, nag-start siya sa France, yung mga countries na nasakop ng French colony, yun yung maraming mga pitang. Dito sa atin, puspusan po yung pag-training, ng, lalo na yung mga national team, at nagkumukuha din kami ng mga players dyan outside ng CDC Clark. Lalo na yung mga out of school youth, ini-include namin siya sa mga grassroots namin para yung mga hindi pumapasok sa eskwela, mga walang trabaho, kinukuha namin para mag-scout kami ng mga new players. Okay. So, ilan ang nasa national team natin, coach? Meron po tayong pitong babae at saka pitong lalaki at the moment. Okay. Anong mga edad nila? Mga bata ba to o ano? Meron pong from 17 years old or 16 years old yata sa Ripal to 45 years old. Okay. So it's sports for all. Oh, very good. Coach Rick, matanong kita, when I look at it, parang hindi ka naman hindi kailangan ng masyadong maraming athletic ability. Ito ba, hindi totoo? I mean, kailangan mo pa rin maging kondisyon dito para makalaro nitong lampetank? Yes po, sir. Kasi kailangan rin po natin yun, sir. Kasi yung nagbibiladizer sa araw, tapos kailangan rin yung endurance, yung ano, sir, paghahawak ng bola, kailangan mong ma-maintain, sir, yung accuracy. Uh-huh. Yun po yung kailangan natin, sir. Kailangan din, sir, ng calisthenics, stretching, lahat, sir, ang kailangan natin gawin yun, sir. Ikaw ba, para makatagal tayo sa init. Ikaw ba naging national athlete ka ng petanque, coach? Ay, sir, dati po ako, sir, Dragon Boat. Sa Dragon Boat? Aba, magkasama pala tayo sa Dragon Boat. Oh, pero hindi ka naglaro ng petanque? Last 2019, sir, naglaro ako dito sa atin, sir. Okay. Ano naman ang nagustuhan mo sa petanque? Bakit nag-shift ka from Dragon Boat to petanque? Ano, sir, parang easy lang sa sir. At saka nagkakaedad na rin kasi ako, sir. Para sa sa Dragon Boat. Mahirap din eh, no? Opo. So itong larong ito, sir, pwedeng laruin ng medyo may konting edad na, Coach Rona? Yes po, Chairman. Kahit anong edad, basta magaling ka pa maglaro. The same as lone balls. Wala kaming pinipiling edad. Kay 7 years old ka to 70 years old. Pwede. Basta you still compete against other players. Oo. Matatalo mo, then it's good. Anong difference nito sa lawn ball? Yung pong sa lawn balls, pinapagulong namin siya sa well-maintained na surface na grass. Parang damo, damo. Oo, damo. Oo, sa damo siya. Ito hinahagis, pwedeng ihagis. Yeah, ihahagis po to yung lawn balls, pinapagulong namin. Pero yung dynamics niya, yung how we play it is very, very similar. Okay. Or even the scoring is similar? Ganun ba yan? Ano po, yung scoring, ang pagkakaiba lang sa kanya, yung scoring ng lawn balls, salit-salitan yung paglaro. Yung halimbawa, magkalaban kami ni Coach Rick,
titira ko, after that siya naman. Sapitan ko, halimbawa ako maunang tumira hanggang hindi nabibit ni Coach Rick yung bola ko. Bola mo? Ah, hindi ako titigil. Hindi ako titira. Oo, ah, hanggang mabit niya ako. So ngayon, kung naubos na yung tatlong bola niya, then I have a chance to make a score. Okay. I make a three points. Alright. Coach Rick, pag ngayon na ikaw ay involved na dyan at kayo ay nag-train ng ating mga atleta, ano sa tingin mo ang areas na pwede nating tutukan para lalo pang lumakas ang ating programa sa Petanque? Yun nga po, sir. Sa akin, sir, yung field natin, sir, kailangan talaga, sir. Yung court, yung mismong opo, pinaglalaroan, okay? Opo, sir, kasi kailangan, sir, natin na may bubong din, sir. Kasi pag umuulan, sir, hindi kami makapag-training. Mm-hmm. Pag mainit naman, sir, limited lang, sir, yung oras. Mm-hmm. Dapat, sir, medyo yun nga, yung facilities natin, sir, medyo maging gumanda, sir, para patutukan lahat, para marami po siyang maano kami ng mga bata, maturuan. Mm-mm. Kasi pag yung ganito, sir, maulan, mainit, wala talaga, sir, pumupunta, sir, na ano eh. Mm-hmm. Medyo, hindi namin maano sila kasi. At saka yung sir, mga equipment, sir, kailangan namin, sir, ng equipment. Ang equipment dito, yung bola lang, yung bola. Bola, sir, ring. Yun, sir, yung yung ring na saan ka nakapasok sa loob. Opo, sir. Oo. In terms of mga laban, yung mga competition, meron ba tayong nadadala dito mga nakakalaban natin para lalo pang gumaling ang ating mga players? Coach Rick? Ay, sir, ayun nga, sir, kailangan rin namin, sir, sa exposure, sir, makalabas ng ibang bansa, sir. Mm. Subnaw, sir, kasi kailangan namin, sir, ng maraming experience na at makalaban para tumibay po yung Team Philippines, sir, ng Pitang. Alright. Coach Ronaldine, ano ba ang mga susunod for the Philippine team? Ano ang ating mga susunod na mga events? Yun po yung sa napakaswerte namin nagkasama ngayon ang Philippine team sa Vietnam for next year. Cambodia. Mm-hmm. For next year, hindi sila nakapunta sa Vietnam. Mm-hmm. So ang gagawin po namin, may mga player dito, mga foreigner na magagaling, lalo na galing sa Bohol. I'm inviting them to come to Clark para makasparing yung mga national team para lalo pa silang mahasa. Mm-hmm. At yun nga po, kung makakalabas sana yung national team para sa exposure, para sa ibang bansa, mas lalo po silang gagaling. Coach Rona, meron ba tayong mga youth programs, mga grassroots programs na pinapatupad ang NSA ng Petanque? Yes naman po. As I say earlier, we invite kids around Clark area, Angeles area. They are welcome to come anytime dito sa facilities namin sa CDC. Mm-hmm. We are there every day, anytime nilang gustong maglaro, at saka ini-encourage talaga namin silang mag-training doon, lalo na yung mga walang ginagawa, para mapalayo po sila sa hindi magandang gawain. Oo. Coach Rick, kaya ba natin magkampiyon sa Petanque? Tayo mga Pilipino, okay, na bagay ba to sa atin? Ay, sir, kakayanin namin, sir. Ensayo lang yan, sir. Tuloy yung ensayo. Tapos yun nga, nagpapasalamat rin kami sa PECPOC, sir, na nagsusuporta sa amin, sir. Oo. Well, alam nyo, syempre, ngayong panahon na to, ang importante, i-promote natin ang ating mga sports. Hindi lamang i-promote, pero make it interesting para sa ating mga kabataan. And sana yan ay isang proyekto na magawa ng Petanque para lalo pang sumigla yung sports. Sapagkat alam naman natin ngayon, ang kabataan, madaling madistract, no? Kaya importante yung sinasabi nga kanina ni Arian Cerdeña, disiplina. So I hope that the programs of Petanque can be adjusted towards that, Coach Rona. Yes po, Chairman. Talaga pong tinututukan namin yan para hindi lang para makakuha ng mga bagong player na mas bata pang player at mahasa pa para maging lumaki ang Petanque, kundi para makatulong din sa mga kabataan na karamihan na ano sa maling landas.
All right. Well, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin this morning sa Power and Play. Good luck sa inyong paghanda sa Southeast Asian Games. At again, our support will always be for our emerging sports. Ang petanque ay isa dyan. At sana nga, mas marami pang lumahok at maglaro ng sport na petanque. Thank you so much, Coach Rona and Coach Rick, sa binigay niyo sa aming panahon ngayon. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Mga kaibigan, thank you, sir. Ng officials ng petanque national team ng Pilipinas, Coach Rick Nacional at si Coach Ronalyn Redima Greenlist. Naku eh, bagong sport yan ha. And that's what we want. You know, we want to engage more and more of the youth na maglaro po ng ating mga sport. Ang dami ho niyan, ha? Hindi lang ho basketball ang mga laro natin. Kaya sana eh, patuloy po kayong maglaro ng mga sports na hindi naman natin laging nakikita. Ha? Alright, bago natin ipalabas o i-announce yung ating mga winners ng Joyride, gusto ko lang pong magbasa ng ating, yung ating pong pinulsuhan ngayong araw pong ito, ha? Yung pong pulso ng bayan kung saan tinanong po natin kanina kung yung bang away ni Draymond Green at ni Jordan Poole ay makakaepekto sa title defense ng Golden State Warriors. Ha? Ito po ang ibang nagbigay ng kanilang mga pananaw. Si Bernard Balikao, sa, ang sabi niya, sa aking pananaw po ay meron itong epekto. Maaring ang pinapalabas nila na they have patched things up as pros, but you cannot deny the fact that they are also humans after all. Eh, siyempre, mabigat pa rin yun. Isipin mo naman eh, sa pakinggan ng kakampi mo. Ha? Kaya tingnan natin. Ha? Mula kay Zaldi Sahonia, good morning, Komnoli. Para po sa akin, walang magiging epekto ang naging away ni Green at Poole sa pagdidepensa ng titulo. Dahil sigurado, pagdating sa actual na laro, ang dalawang player ay kapwa naman ang nasa isip ay manalo. Sana nga, no? They are consummate professionals. Si Jeffrey Safe, sabi niya, my opinion is yes, Draymond Green is a big part of the GSW Championship run for this coming season. Mahirap kasi sa isang koponan ang may iringan at hindi pagkakaintindihan. Yan ang nature of sports. Eh. Talaga naman, kaya nga teamwork and cooperation. Rosa Moore, sabi niya, good morning, I think yes, kasi sa team need ng chemistry para manalo ang team. Mula kay Jose Lumbres, good morning, Com. Dahil mga professional players sila Draymond at Jordan, tingin ko hindi ito makakaapekto sa championship run nila. Meron pa rin naman silang chance makapag-regroup since mahaba pa ang NBA season. 3 days na lang po, magbubukas na ang NBA, ha, mga kapatid. David Pamintuan, malaki po epekto. Magkakaroon na naman lamat ang chemistry nila. Malamang ay makaka-epekto na yan sa games nila. Mula kay JB Manalo, para sa akin may konting epekto ang away nila JP at DG sa title defense, pero they are professionals kaya I think susunod naman sila sa mga plays ni Coach Kerr. Marami pa po nagpadala ng kanilang mga kuro-kuro dito, mga opinion even on Twitter. Hindi ko na lang po mababasa lahat, but again, thank you sa lahat po ng nagbigay ng kanilang opinion sa ating Pulso ng Bayan. Hatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Doon po sa ating joyride ng mga winners ng 1,000 pesos e-wallet credits. Ito po ang mga nagwagi ngayong araw pong ito. Ha? Si Rock, R-O-Q, ha? Rock Savillano. Congratulations! William Carsolin Gile Jr., Wency Lacasa, Rebecca Versola at si Ian Luminario. Congratulations po sa inyong lima. Kayo po'y mananalo ng 1,000 pesos e-wallet credit sa ating Joyride Super App Top Up Promo. Alright, that'll do it for us this Saturday. Sama-sama ulit tayo next week, ha, sa isa na namang masarap na at makulay na huntahan po dito sa Power and Play. Kagaya ng lagi namin pong sinasabi, bawal ang masungit tuwing Sabado. At sa lahat po ng ating gawain, ad maiorem Dei gloriam, all for the greater glory of God. Kami po ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Susunod na po ang inay ko po. Well, mga kaibigan, magkita tayo next week. Ha? Happy Sports Weekend! More power, more play!
Papa ko Pilipino. Ipagmalaki ang galing na meron tayo. Ilantad ang likas nating talento at magdala ng saya sa mundo. Sa harap ng pagsubok ay di susuko. Para sa pangarap tayo'y pusigido. Magpakita ang gilas na kung magpatalo. Ipagdiwang natin ang Pilipino. Yan ang Pinoy. Mula noon at hanggang ngayon, talento natin ang bida. Mula sa simpleng bakuran hanggang entablado natin ipakita. May pagsubok man ng Pinoy, pinalalakas ng saya. San man tayo sa pulo, chumbe, sibay, lakay, amiga. Sama-sama pakita, ang galing natin katropa. Sa kapwa ko Pilipino. Game over na! Next Saturday ulit, Noli Iyala, Power and Play sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kailangan ko na naman palitan ang bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Inay ko po, Sabado, alas 10 ng umaga.